Ang susunod kong katanungan, ano ang masasabi ninyo tungkol sa bumabagsak nating ekonomiya at paano ninyo ito masusolusyunan? Ipagpapatuloy ko ang diplomatic relationship ng Pilipinas sa ibang bansa para matulungan tayo. Uutang na naman tayo, lubog na ang bansa natin sa utang. Oras ko to, huwag mong sayangin. Ganyan ho talaga ang debate o ng ginang. Kagaya rin ang ginagawa niyo sa akin kanina, sabat kayo ng sabat. Gagawa ako ng mga programa na magtutugon sa mga dati nating utang ng bansa. Patapusin mo kasi ko eh. Nasisira ang train of thought ko. O ngayon, ako na. Oras ko na po ano. Ang solusyon ko po dyan ay palalawakin ko ang resources ng produkto ng ating bansa at tayo ang mag-aalok sa kanila. Sila po ang lalapit at bibili sa atin at hindi tayo sa kanila. Huhukayin at huhukayin mo ang yaman ng bansa pagkatapos ipagbibili mo. Ganun ba? Baka yun ho ang gagawin ng ating unang ginang kaya sinasabi niya. Ikaw nga nagsabi. Hindi totoo yung sinasabi nila. Dahil sila mismo ang nagbibenta sa atin sa ibang bansa. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Ippolito na tayo raw ang magpapadala ng resources. Eh yung bigas nga, ini-import na natin. Anong resources yung pinagsasabi niya? Magaling talagang magsalita ang mga to. Kaya rin napapaniwala nila ang mga Pilipino na totoo ang mga sinasabi nila at totoo ang mga intensyon nila. Pero alam naman natin ang totoo eh. Wala sa kanilang dalawa magtatayo sa ating bansa. Gagawin lang tayong tuta ng ibang bansa ng mga yan. Alam nyo, nakakalungkot lang. Tayo, kilala natin sila. Pero ang taong bayan, nabubulag nila. Dahil bakit? Sila ang nakaupo eh. Tayo nga eh. Ang linis ng intensyon natin. Pero ano, sa mata ng tao, wanted tayo. Kasi ano, dahil tuso sila. Tama ka. Sila ang mga nakaposisyon. Kaya namamanipula nila ang mga tao. Namamanipula nila ang katotohanan. Anong gagawin natin ngayon? Ricardo, tama yung sinabi mo dati na kailangan natin magtulong-tulong. Kailangan natin kausapin ng mga tao para magkaisa tayo. Masakit lang. Napapaniwala nila mga Pilipino sa mga pangakong ginagawa nila. Kailan ba tayo magigising at matututo kung itong mga ito ang uupo? Mas lalong walang pag-asa ang buong Pilipinas. Tanungan, gaano kaimportante sa inyo ang moralidad ng isang tao para sa pagiging mabuting presidente? Moralidad po ba kamo? Eh, tanungin po natin ang ating unang ginang dahil mayroon po tayong kilala na kailan lamang ay nasangkot sa isang napakalaking eskandal. Moralidad? Kung alam lang ng maraming tao kung gaano kasamang ugali ni Madam Lily, saksi kami ni Ambo at Aling Elizabeth kung paano niya kami pakitunguhan sa loob ng palasyo, kung gaano siya kasama ng ugali, alam namin ang mga plano niya. Alam namin kung paano niya pinaikot ang lahat ng tao sa loob ng palasyo. Wala siyang moralidad. Isa siyang malaking kasinungalingan at kahaman sa kapangyarihan. Pinatatamaan mo ba kami ni President Oscar sa mga tanong na yan, Maray? Hindi po, Madam Lily. Objective po ang tanong na yon. Ang importante dito, inaayos na nilang mag-asawa ang kanilang pagsasama. Problemang moralidad ito kung hindi bukas ang bawat isa sa kanila sa pagbabago. Kawawa naman doon si Lily. Ano, Mareno? Sapul na sapul ka rin sa pinag-uusapan. Hindi naman ako nagtataka na talagang haabot sa publiko ang kababuyan mo eh. Dahil ikaw, you are one loose bomb that's ready to explode. At nasisiguro ko, ikaw ang magiging dahilan ng pagbagsak ni Lily. Desperado ka talaga, no, Arturo? Wala naman kayo ka-chance-a-chance ang manalo. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nakaupo ngayon. Maraming pwede mangyari. Uy, Tokmol, alam ko kung anong kawalang anong ginawa mo kay Lily. Binugbog mo siya. May prueba ka ba? Ha? Sino nagsabi? Sino nga rin yung papayan eh? Nakita ko ang mga pasa ni Ellen. Ano naman pakailan mo? Di ba magkahiwalay na kayo? Problema na namin ni Ellen yun. Nagka-problema mong kami na dahil sa pakikialam mo, hayop ka, asawa ko pa rin si Ellen. Inaambalaan kita, Mariano.
namumuro ka na sa akin na darating na ang oras mo. Umanda ka. Kailangan kong ilayo hindi lang si Cassandra, kundi pati si Ellen. Dahil sigurado akong aagawin ito sa akin ng hayop na Arturong to. Ano naman po ang masasabi ninyo, Secretary Hipolito, sa bagay na ito? Well, alam mo, Marey, wala naman talagang perpektong tao. Pero dahil ang kinabukasan ng isang bansa ay nakasalalay sa isang namumuno, kailangang maging mapanuri ng mga taong bayan kung sino ang kandidato na kanilang iboboto. At hindi sila basta-basta maniniwala lamang sa paninirang puri ng ibang tao. Very well said, Secretary Hipolito. Very well said? Maganda naman ang mga sinabi ko kanina, pero bakit walang ganyang pagpure? Bayad ba kayo ni Secretary Hipolito? Sino man ang manalo sa dalawang yan, walang mangyayari sa bayan natin. Lalong maghihirap ang mga Pilipino. Ang kailangan natin ay isang taong totoong magsisilbi. Isang taong totoong tutulong sa mga tao. Isang taong walang bahid ng korupsyon. Isang tao na ang kapakanan ng bayan ang iunahin bago ang kanilang sarili.